Oh, sige ha. Alamin natin kung makaka-relate nga kayo dito sa ating guest. Dahil isang madiskarteng nanay na OFW ang hindi ikinahihiya ang pagiging dumpster diver sa Amerika. Ganda pangalan, no? Dumpster diver. Ano ba yung dumpster diver na yan? Pag sabi mo dumpster, basurahan, diver. Siyempre, sisisip ka, no? Sure. Alamin natin kung ano ba ito talagang ginagawa ng ating Pinay dumpster diver, si Rona Indayroni. Paano ba ito sinasabi, Inday? Meloche? Meloche? Meloche po. Meloche. Hi, hello. Hello, ma'am. Hello. Hello. Magandang hapon. Ay, anong oras na dyan? Nasa Florida ka, di ba? Opo, alas 4:50 na po dito. 4:50 ng hapon. Ka, alas 5. Ng hapon. Ah, hapon. Oo, ng hapon. I mean, umaga po, ma'am. Sorry. Madaling araw. Madaling araw po. Oo, maaga ka namin nagising. Sorry. No problem, ma'am. Pasensya ka na. Oh, yan. Sige. Ano nga ba itong dumpster diving na ginagawa mo, Inday Rene? Itong dumpster diving po, yun pong kayo po ang pumupunta doon sa basurahan, dinadive nyo po, ginukuha nyo po yung mga pagkain, mga gamit na mapakinabangan pa po. Inay ko po. Yung parang malalaking basurahan na yung saan tinatapo ng mga residente, ng mga doon shop nagda-dive, pinapanood. Ano naman ang mga nakukuha mo doon, Inday? Mostly po is mga pagkain, mga prutas, mga karne, naka-canned goods. Yes po, ma'am, lahat ang dami. Pupunta po kami sa supermarkets po, and then... Ay, yun yung basurahan ng supermarket? Yes, yung basura na malaking basurahan talaga, parang nasa 8 feet, ganon kalaki. Okay, hindi ka ba natatakot at baka contaminated na itong mga pagkain na ito? Hindi po, ma'am, kasi nakaseparate po sila ng bag at saka naka-box po. Yung mga trash bag, separated po kasi yung mga trash bags. Bakit nila tinatapon kung okay pa? Mostly yung mga tindahan, yung hindi nila dinidisplay the next day, tinatapon na po nila. Kasi like example... May shelf life. Yeah, sa isang nakabag po kasi like mga orange, sa isang bag na orange, kahit may kunting bulok na like isa, tinatapo na po nila yan. Kasi yung isang bag na orange, marami po siyang laman or apples. Kahit may isang bulok doon na kahit kunti lang, dinidispose po nila yon. So, lahat. So kasi baka lahat mahawa po yung iba, yung isang bag na yung itatapo na. Yes. So all the rest, okay pa? Yes. Okay. Pero Rona. O si Rona. Galing na 'yung sa basura. So halo-halo na ang ano noon, ang laman. Hindi ba may mikrobyo na 'yon? Kahit ba naka-plastic pa 'yon. Hindi po siya halo-halo, ma'am, naka-separate po sila. Yung trash bag talaga na sa market, separate yung kanilang basura sa mga pagkain na tinatapon at separate din yung mga personal trash po. So, minsan nakalagay po sa bag, sa box, malaking box po, makikita nyo po doon na nakaano din. Sinasadya nila yun, Roning, dahil alam nila na may kukuha na katulad nyo. Hindi po nila sinasadya, ma'am, kasi like example, mga naka-boxes na mga pasta, naka-boxes na mga cookies, may kunting dent, may kunting punit lang yung box, at sa loob po is naka-plastic pa, tinatapo nila. Kasi hindi na po kasi yun mabibenta, ma'am, dito. No, what I mean is, sinasadya nilang itapo ng maayos dahil kasi alam nila na may kukuha. Pwede kaya yun, hindi rin. Hindi rin, ma'am, hindi. Ay, talagang tapon lang talaga sila. Tinatapon lang nila, ma'am, kasi nga hindi na sila madi-display sa tindahan. Tinatapon lang nila. That's how they do it, ma'am. Dinidispose nila po. Okay, tapos, okay. Anong ginagawa? Paano ka umaakyat? Sorry. Paano ka umaakyat doon sa loob? Kasi ang laki noon at malalim, sabi mo mga kahit 8 feet. So may dala kang hagdan o ladder. Tapos, dadive. Yes, ma'am. Yeah, so meron po kaming dala. Dapat po kayo naka-boots, naka-gloves, and may flashlights. Then umakyat po kami doon sa loob.
So, gumawa po kami ng paraan paano po makaakyat sa loob at makalabas po kasi ang malaki po siya. Pwede kang ano malunod doon. Pwede kang malunod. Pinapanood ko yung video niya. Grabe, ilan ang ano height mo? 5'2 po ako. Talagang mas malaki talagang pa sa akin. Talagang lubog siya. May sabi mo kami, may mga kasama ka, Rani? Yeah, may kasama po ako, ma'am. Sino-sino kayo? Si Abby po, ma'am. Si I French po kasama ko. Kaming dalawa, ma'am. Kapitbahay, kaibigan ko po. Ah, kaibigan. No, friend po kami, ma'am. Kami pong dalawa yung pumupunta doon sa dumpster diving. Okay. Tapos naghahati kami kung ano yung mga nakukuha namin. Well, anong ginagawa? Anong ginagawa niyo sa nakukuha niyo? Kinukonsume po namin every day and then yung mga extra. Pag sobra-sobra. Pag sobra-sobra, binibigay namin sa mga kababayan naming Pilipino dito at saka mga kapitbahay, mga kaibigan ng ibang lahi, yun. Binibigay po namin at dinodonation din namin. Most of them is we donate, lalong-lalo na po yung mga magagamit pa na hindi pagkain, yung mga gamit po. Mm-mm. Pati ba clothes? Kasi di ba sa supermarket may mga clothes, undergarments, mga t-shirts, yes. meron din. Hindi ba yes, meron mga kitchen wares. Yes, pots and pans and all. Kitchen wares, mga damit, meron din kaming mga nakukuhang mga vacuums, mga gloves, mga mask. Malita, kahit ano po. O, pati sa Amerika, pati kama, di ba? Microwave. Tama, oo, maraming. Amal, sofa. Alam nila. Sorry, Maya. Follow up lang to. So yung mga pinagbibigyan nyo at ng pamilya, alam nila na galing ito sa basurahan. Quote and yes. Quote. Yes po. Yes po, ma'am. Alam nila. Nakapadala na po ako dyan sa Pilipinas na para sa makababayan kong ano, dyan sa Pilipinas all over, pinagpamala na po ako ng balikbayan boxes. Like 11 balikbayan boxes na gustuhan naman nila. Yun po yung mga nasishare ko dyan. Ete ka muna, paano ka ba napunta dyan sa Amerika? Ang asawa mo ay siyempre foreigner dahil Meloch. Amerikano. 2010, 2009 po, yung pen pal ko po noon is pinitisyon niya ako for fiancé visa. Oh. Kaya nakapunta po ako dito. Pero ito si Chris ma'am is my second husband po. Ay, yung bahaba ng buhok. O second husband ka pa. Nakapangalawa pa. Inay ko, may anak ka? Yes po, meron isa, 2 years old, si Christiana. Eh dun sa dyan una? Sa una po, wala. Ah, wala. Ah, okay. So kaya ka nakapunta dyan dahil may sa fiancé visa. Ano naman ginagawa mo dito sa Pilipinas bago ka pumunta dyan? Well, yan, dyan sa Pilipinas, magsasaka po yung family ko bago ako napunta dito. Yun po yung ginagawa ko. So habang na nag-apply ako ng trabaho, hindi pa ako pinalad dyan sa Pilipinas hanggang napunta pa ako dito sa US. Wow. Teka, ano bang sabi ng asawa mo? Ano ayan. Sabi ni Chris? Tungkol sa ginagawa. Alam ba niya yung dumadive? Ng basura? Yes. Alam po niya na nagda-dumpster diving ako. Support naman siya sa akin sa mga ginagawa ko. Like pag-uwi ko nga, sabi niya, oh, anong dala mo? Oh, excited. What you got there? You have cookies, chocolates, ganon. Kasi mga cookies, mga chocolates, tinatapo nila. So, ang daming laman. Kaya mga cookies and chocolates, ang dami, ma'am. Kaya siya, na-enjoy siya. But supportado naman siya sa akin, sa aking ginagawa. Kasi alam din naman niya na maayos pa yung mga pagkain, mga gamit, na talagang magagamit pa, mapakinabangan sa. So, why not put into use po? At saka yung mga food namin, kinukonsume namin po dito sa family ko. Anong trabaho ni Chris? Mayroon po silang family business, ma'am. Lawn mowing family business lawn po. Lawn mowing. Ah, okay. Magkano bayad? $8 yata an hour? Ano na yata ngayon? Ang ano po, ma'am? Yung paglo-lawn mowing. Per hour? Hindi po. Ano po sila, ma'am? Sila po yung nagtindid ng mga machines. Ah, lawn mowers! Nagbibenta ng... ng lawn mower. Nagbibenta ng lawn mga equipment po. Yung mga malalaking equipments, sila po yung mga nagtitinda doon. Wow. Meron ako nakitang video na wins niya na nakalagay doon, jackpot, thousands, ganyan.
paano mo masasabing do ka-jackpot ka sa pag-dumpster site, ano? Dumpster diving mo. Ano ang nakaka-jackpot doon? Jackpots po, ma'am, like one time nakuha din. Marami kaming nakukuhang mga like bundles of orange, bundles of foods. Meron din kaming makakuha na like sa isang basura, meron kaming mga watches, yung mga mamahalin na mga relos. Yung tinatapon ang relo? Yung robot, kasi mamahalin po kasi it costs like $300, $400 yung mga watches. Kahit maliit siya, ang ganda po, parang ano. Yung bakit tinatapon? An open box pa po siya, ma'am. Hindi din namin alam kasi nga mostly din yung mga customer na nire-return nila yung mga gamit na yon. Hindi na binibenta ng tindahan. So, hindi namin alam. Wow. So, mga jewelries, nakajakpat kami ng mga mararaming jewelries. Like, totoong gold? Earrings, necklace. Yes, ma'am. Silver gold po siya. Silver and gold. 18-carat, 10-carat, 14-carat. Pinatapon po nila kasi meron po siyang dent, ma'am. Like, dent na konti. At saka, meron siyang sira na konti sa mga earrings. Like, kulang ng yung lock. Tinatapon na nila yon. So, wala silang pakialam. Dinidispose na nila. The land of milk and honey. Hey, payag, buti hindi kayo sinisita noong admin ng supermarket. Hindi ba yan hindi bawal? Illegal? Ay, hindi, hindi bawal. Hindi siya bawal, ma'am, yes. Pag ano lang kasi yung ibang dumpster din dito, mayroong mga no trespassing, yun po, wag lang kayong pumunta doon. Pero yung pinuntahan namin is hindi po siya bawal, walang no trespassing. So anybody could go there po, ma'am. So marami din kami naabutan na ibang mga dumpster diver, na ibang lahi. Isa, dalawa, tatlo, ganun. Uso pala yan sa inyo. Hindi naman siya uso, ma'am. Parang yung nabutan namin, parang isa, dalawa lang po, ganon. Pinipili din naman nila yung kinukuha nila, ma'am. Gusto lang nila yung mga ready-made food. Pinipili lang nila. Kaya kami talaga, mabutan namin doon. Sobrang dami pa kasi sila, pinipili nila. Magdala lang sila ng isang apple, isang bag ng orange, mga onions, mga sibuyas. Kayong Pilipina, inuubos nyo. Inuubos po namin, ma'am, kasi sayang na sayang yung mga gulay, prutas na pwede pa talagang i-consume nyo dalawang linggo sa bahay. Kung malinis naman, di ba? Kung malinis naman, yes. Bakit hindi? Naku, hintayin mo. Pero sa dialogue siya doon ng ano. Iremendo ko lang yung pizza ko. Papasin na ng 2022. Diving. Yan na kasi nakabalot. Pero kasi sinasabi, ano, puno na yung kotse. Tama na ba ito? Wow! Hindi po kami umuwi na, ano, hindi po kami umuwi na hindi puno yung kotse. Talagang puno-puno yung kotse namin talaga. Kasi marami po mga dumpster yung pinupuntahan namin. Kaya nga, maminsan nga sa isang dumpster lang, punong-puno na po talaga. Hindi na kami makapunta. Puno na yung car namin. Meron sa dami po mga pinatapon. Sa gabi. No? Sa gabi po kami pumupunta, ma'am, kasi like 8 p.m. sa gabi, nagsasarado na yung tindahan. So yung mga stock nila na hindi na nilang i-display the next day, mga prisko po. So kahit nga mga karne, mga baboy, manok, pork, beef, isda. Yan. Naka-frozen pa po yung iba, ma'am. Naka-box. Magtapon nga sila ng mga bago, ma'am. Like parang hindi na nila parang overstock na din. So tinatapon na din nila. So far hindi naman sila expire. Hindi sila expire po at saka hindi po siya inside the best by date po. So mga ayo. Meron ka pa nga nakita isang kahong Listerine. Yes. Matanong kita in the ironing. Okay. Nakakatanggap ka ba ng paglilibak o paan tawag mo doon? Na napipintasan ka ba? Nang hinahamak ng mga ng mga nakatanggap ka ba kahit sino kahit Amerikano ba yan basta nakikita kasi basura ito eh di ba pagka diyan pagka basura. Nakatanggap naman ako ng maraming mga
mga comments na hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ko kasi nga sabi mga contaminated na daw dahil nga sa pangalan na nasa basura na. Parang sinasabi talaga na hindi na siya maganda, hindi na maayos, parang hindi na pwede nating i-consume. Pero para sa akin po, alam ko po kasi yung ginagawa ko, ma'am, you have to be educated to dive to the dumpster. Kailangan mo talagang alamin yung mga pagkain na dala mo sa bahay, mga gamit, at talagang mag-ingat ka po. So, para sa akin, alam ko po yung ginagawa ko at saka talagang masaya po ako sa ginagawa ko na mapakinabangan po ang mga pagkain at mga gamit. So wala po yan sa akin. So, at I'm sure, nakakatulong ka sa asawa. Nakakatulong pa talaga, yes. Every day nakakatipid kami dito sa bahay, sa family ko. Laking tulong po sa amin talaga itong pagda-dumpster diving namin. Lalong-lalo na po sa budget. Talagang nakakatulong, sobra. Mm-hmm. Bukod sa pagda-dumpster mo, dive mo, meron ka ba bang ibang trabaho? Meron ako, nagpa-part-time jobs ako, nagda-driving ako, driver po, isang private driver, nagdo-dog sitting ako, pet setter, yun po ma'am. At saka naglilinis ako ng bahay kapag yung asawa ko nasa bahay na like Sunday, sa weekend ba? Kasi siya nagbabantay sa anak ko. So, yun lang po ma'am, mga part-time, pagtatawagan lang ako. Kasi meron naman kahapon nga na gano'n ako, nagpipit setter ako kahapon at the other day po. Wow. So yun e po bakit yung, mo naman naisipan itong ganitong diskarte na maging dumpster diver? Bakit kasi, itong naisipin? Ugali na po kasi natin or ugali ko na po talaga na kumukuha, maging masinop, kung ano yung mapakinabangan, kahit nga sira na po, is inaayos pa. So ganun, kasi hindi mo talaga aayawan, ma'am. Babalik-balikan mo talaga yung dumpster na yon na maraming bigay na mga pagkain, mga prutas, mga gulay. Kaya talagang na-encourage, na i-inspire talaga ako na kukunin yung mga pagkain doon. Lahat, hinahakot namin kung ano yung talagang kayang hakutin, kayang magagamit, dinadala po namin, pinamigay namin kung sinong gusto, pinapadala sa Pilipinas yung mga gamit na talagang mapakinabangan pa. Yun po. Wow. Gaano mo nakatagal itong ginagawa, Renee? Since dumating ako dito sa US, dyan sa tabi-tabi, like example, mga araw ng basura, yung mga kapitbahay, ibang community, marami silang mga gamit na tinatapon. Since then, kinukuha ko na po yun. 2010? Yes po. Pero yung dumpster diving na pumupunta po sa mga supermarkets, this year po, like January ko pa po yung ginagawa until now. Yes. Pero may COVID eh. Bakunado na kayo? Yes po. Okay. Medyo safe na yun, ano? Wow. Safe po, ma'am, kasi nga nagmamask po kami, nagagloves. So, pero naliligo po kami bago kami pumasok sa bahay. Lahat po yung mga ano namin nasa garahe po. Tapos naliligo kami pag pumapasok sa bahay. So far, tapos so good. Tapos pinupunasan nyo rin, dinidisinfect nyo kasi galing na yun sa dumpster. Yes po. Yes, hinuhugasan po namin, dinidisinfectant po namin. Marami kaming nakuha mga disinfectant na mga nakabaldi po, mga disinfectant wipes. Marami. Wow, so wow. Nakakatulong din naman yun. Ang dami po. Grabe. So far, maayos po naman. Very good. O ingat kayo ha sa ginagawa ninyo in the running. Sana hindi kayo magkasakit. Oo, yung tawag dito, may COVID pa rin. Kahit na bakunado tayo. At saka maraming salamat sa paggising mo ng maaga para samahan kami dito sa Happy Night. Thank you so much for sharing your story, ha? Walang anuman po, ma'am. It's my honor po na makausap ko kayo ni ma'am. Thank you very much, Ma'am Wenny Cordero and Ma'am Missy Nessa. Thank you so much. Thank you. Thank you, Inday.